Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba nakakagulat ang pangyayaring ito dahil nga bumaligtad umano itong anak ni Kuting ng Norte at si Lizatanas Ahas Mags na si Sandro Marcos na tila ba nilaglag niya itong kanyang mga magulang at kanyang uncle na si Tambaloslos Romualdez sa kanilang mga kabalbalan na pinaggagawa nila dito sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Tila ba kumampi na itong si Sandro Marcos dito sa tita niyang si Senator Amy Marcos dahil nga siguro ay hindi niya na kayang mga kahindik-hindik na pinaggagawa nitong kanyang mga magulang na si Kuting ng Norte at Lizatanas Mags ang ahas ng Malacanang Palas. Kuting ng Norte at asawang Smags, tila hindi kinaya ang mga ginawa ng kanilang anak na tila ba nagwala itong dalawang sakit ng bayan na ito sa loob pa mismo ng Malacanang Palas at sinabi pa umanong nilason daw ni Senator Amy Marcos ang kanilang anak upang kalabanin sila. Sa wakas at natanuhan din itong Sandro at nakita din niya ang katotohanan na nangyayari sa ating bansa. Hindi nga rin maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Sinabi nga ng isa, tama ang nagawa mo, Attorney Glenn Chong, kasi sariling interes lang ang hangarin la. Forget the sambayanan, gusto manatili ang kapangyarihan sa kanila. No way kayong manatili sa kabalustagan ninyo. Nako, kunwari lang yan. Huwag basta maniwala sa kanya. Kahit papaano, pamilya pa rin sila ng kanya-kanyang na silang depensahan. Anong klase ba ito? Bakit si Liza nakisali sa government? Ambisyosa itong Liza. Hiwalayin mo si Liza, BBM. Hindi mo kailangan ng ganitong asawa. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Star talaga si Liza Marcos doon, mga kababayan. Number one evidence ko siya doon. First owner siya. Okay. Anong sinulat siya? Hinanapan ko talaga ng paraan para ma-dramatize ko talaga that this complaint is more of an of harassment. Tapos sabi ko, January 24, nagsalita ako doon sa Maisugrali, binuking ko si Liza Marcos, si Attach Annex A, Annex 1, kasi A sila ako 1. So, na first honor si Liza Marcos, mga kababayan. Plaster talaga doon sa IBP. That's part of the records of the case na at least meron na naman akong other venue aside from COMELEC. Dito na naman tayo sa IBP. Aabot ng Supreme Court yan. Nakalagpad na naman siya. Hindi. Magpa-file din ako ng disbarment case laban kay Liza Marcos. Pagkatapos kong sumagot nito, magpa-file din ako ng disbarment case laban kay Liza Marcos for this unethical, immoral conduct na nakikipagkita sa may-ari ng Smartmatic. Yeah. And then, hindi lang yung meeting na sinabi niya, the evidence from the election system will show na minanipula nga yung election result. Mm-hmm. Yan yung sila General Rio, sila Colonel Odonio, si Frank Isaac at si Gas Lagman. So, hindi lang yung meeting na sinabi ni Liza Marcos, the evidence itself from the election system will show, strongly appears na minanipula nga yung election system. Specifically, for Metro Manila, Batangas, and Cavite. Kasi galing lang sa iisang IP address yung mga resulta. Mm-hmm. And, mind you, hindi ito kasama sa affidavit ko, but I know this existed. Merong room doon sa Cybergate Plaza. Itong Cybergate Plaza, ito yung call center ng JJ Summit, Robinsons. Katapat yan ng headquarters ni nila Marcos, di ba? Mm-hmm. At ikaw, yes. Napuntahan mo yan. Napuntahan ko yun ng May 9. Mm-hmm. Oo, May 9. Oo, yeah, May 9, nandun ka. May isang room doon na declare na hindi ako pwedeng pumasok. Hindi rin pwedeng pumasok ang head ng aming unit doon. Ang pwede lang pumasok, si Attorney Hubert Guevara at si Attorney Ivan Uy, plus si Alex Ramos. Tatlong tao lang sila na pwedeng pumasok doon. Ang pinagdududahan ko, bakit humingi sila ng malaking bandwidth para sa building namin? Hindi mo kailangan ng malaking bandwidth kasi ang kailangan lang naman namin, yung picture image ng election return
ipapadala sa amin. Yun ang purpose namin, mga kababayan. Kaya nandun kami sa Cybergate Plaza. Kasi nag-set up kami ng para siyang call center na oo, maraming sabi, computers. Sabi ko nga, nakita ko yun. Nakita ko yun. At hilihilera yung mga computers, di ba? Actually, region 1, region 2. Nagdududa na ako nun eh. That's above board. To be fair naman sa mga Marcos, that's above board. Nakahilera yung mga computers, region 1, region 2, region 3, region 4, hanggang lahat ng regions covered. Tapos may mga tao talaga doon na nataantay. Ang protocol is, ang watchers doon sa presinto, magpapadala ng picture image ng election return sa amin doon sa Cybergate. So ipapadala nila yung picture. Picture image lang yun, mga kabayan. And then, itali namin doon sa computer and then merge them together para may picture like sila Marcos na ano nang nangyayari doon sa boto. Uh-oh. O doon sa bilangan. But, Ate Claire, makikita mo, it did not work. Halos walang nagpadala ng election returns na picture. Uh-huh. It did not work. Pero ito, mga kababayan, Ate Claire, bakit mo kailangan, kumingi kasi sila Ivan Uy ng malaking bandwidth para doon sa building namin. Bakit mo kailangang malaking bandwidth kung picture image lang ang ini-expect nating tanggapin mula sa mga magte-text sa atin? Yeah. And then you compare that, you take that huge bandwidth allocation doon sa single room na hindi kami pwedeng pumasok. Sila lang. Yeah, sila lang. Technical so, anong ibig sabihin doon? Ang tingin ko, mga kababayan, meron silang sariling monitor. Binigyan sila ng monitor ni Smartmatic para makita nila that Smartmatic delivered its end of the bargain. Yun. Kaya malaking bandwidth ang kailangan kasi papasok yung resulta doon sa room na yun. Which is illegal. Wala yan, hindi yan pwede. Nabibigyan ka ng sarili mo ng Smartmatic. All candidates, bibigyan mo kung bibigyan mo yung isa. So, doon sila nag-monitor para makita nila that Smartmatic complied with its end of the bargain. So, going back, noong January 24, nagsalita po ako doon sa Davao. And then, February 1, kinalkal ko talaga yung Facebook ko. Kasi yung post ko na, huwag mo ako isali sa binabalak mong plano dahil hindi ako magkatubiling basagi ng bungo mo. Di ba? May post ako ganyan. So, February 1 yun. That was the day you called me. Di ba? Ate Claire, tinawagan mo ako at sinabi mo sa akin na mag-ingat ka dahil may rest box sa'yo. Oh, yes, mag-ingat yes, ka. Yes. Oh, kakasuhan ka. So, okay, February 1 yun. Mm-hmm. January 24, February 1 ang warning nung dumating sa akin. Tapos, natanggap ng asawa ni Richard Santillan ang unang parcel ng IBP February 16. Pero in-inform niya ako, nasa Dubai na ako. So, kaya sabi ko, padala mo sa address ko sa Cebu. Kasi doon ako, kasi yung tatay ko inoperahan, so babantayan ko muna. Mm-hmm. And then mag-speak din ako na isog rally sa February 25. I arrived February 24 at 23. Rally sa oo. So, inantay ko doon, wala akong natanggap. So, bumalik ko dito sa Manila. Then, may dumating doon sa nanay ko. So, you see, minail nila around February na. Kasi February 16 natanggap ni Janet Santillan eh. Pero, itong isa, minil nila yung sa nanay ko, February 7. So, nagsalita ako sa Davao, winarningan mo ako ng nagsalita ako sa Davao, January 24, winarningan mo ako ng February 1, minil sa akin, February 7. So, you see? Yeah. Sinabi ko kay Attorney Glenn Chong, mga kababayan, na re-rest bakan ka, kakasuhan ka nilisa ayon sa aking puting ahas. So, ito na nangyayari ngayon. Diba? Nagkamali ba yung ating mga informer? Tama lahat dahil si Lisa Ahas lahat ang may pakana nito mga nangyayari. Okay, tuloy mo, brother. So, syempre, I have always said na hindi ko pagkakawalan si Lisa Marcos dito sa kanyang ginagawa. Sabi ko nga, babasagin ko yung bungo. Mas babasagin ko talaga, file lang talaga kita ng disbarment proceedings din. Tit for tat. Hindi kita atrasan, Lisa Marcos. Ikaw lang. Sabi ko nga, sampalin kita eh. Buti nga, sinampal ka ng iba. Yes. Pag-usapan natin mamaya yung flu call. Pero Attorney Glenn, maganda din yung tanong ni Melda Legaspi para nga naman sa lahat ng lahat hindi naman nalalaman kung ano yung bandwidth. Ano daw po yung bandwidth, Attorney Glenn, sa simple paliwanag? Ito yung size ng data na pwedeng pumasok doon sa inyo. Yung capacity, ito yung at capacity ng data.
No, it's the capacity. It's more of the capacity. Capacity. Kasi kung maliit ang bandwidth, di, syempre, matagal pumasok yung Ang process. data. Yeah. Oo, matagal pumasok yung data kasi mag-ano sila eh, mag-uunahan sila eh. And then, ang capacity ng bandwidth is fixed lang. Like for example, ito yung capacity, maliit lang. E di kundi lang yung makapasok at any one time. Pero kung malaki yung bandwidth, marami yung makapasok at the same time. So kaya nga ang tanong ko, bakit mo kailangan ng malaking bandwidth kung ang data na hinihingi natin ay picture image lang ng election return? Di ba na lang kung may kopya ka ng transmission results? Yeah. O, di ba? Yeah. So yun yung so, sagot ko sa... Thank you, Imelda, sa iyong katanungan. At least maliwanag ang lahat kung anong pinag-uusapan natin dito. So, politiko lang. Ati okay, Claire, na, kung ang bandwidth mo ay maliit. So, lahat ng data mo, papasok all at the same time, mag-uunahan. So, matagal siyang ma-process. Kasi maliit lang yung bandwidth. Pero kung bandwidth mo ganito kalaki, maraming data makapasok all at the same time. Mm-hmm. Di ba? Yeah. So, yun na nga, dahil sa pagsasalita mo, imagine mo, after 2019 pa yung reklamo nila, kumbaga binuhay nila. So, paano natin to ngayon lalabanan, Attorney Glenn? Itong mga harassment, you know, ng way of harassment ni Liza Ahas. Actually, ang madali lang naman, actually, tinatawanan-tawanan ko nga lang yung complaint nila karan sa mga kababayan. The good thing about it is that lahat ng alleged na libelous remarks ko all happened on December 19 and onwards. Mabigat yung, matindi yung date na yan. Kasi December 19, yun yung mga post ko na ginamit nila. And onwards, until January. Mm-hmm. Mga libelous daw yun. Okay. Nakadaan ko, forensic examination, actually, autopsy, sa bangkay ni Richard, nandun ako sa harap. Mula alas 4 ng hapon hanggang alauna imedya ng umaga the next day. So, matagal yun. Alas 4 ng hapon. Nagsimula kami alas 4 ng hapon nung dumating sila Dr. Erfe, si Chief Presida Acosta. And I will always be grateful sa kanila. The entire Pau family. Mm-hmm. So, alas 4, all the way na yan hanggang naghating gabi, natapos alauna ng... Ilang oras ba yung... 9 hours. Mm-hmm. Mahigit 9 hours. From 4 to 12 is 8 hours plus 1 hour. Kasi alauna na yun natapos. Almost mahigit 9 hours yung autopsy. And then, pag alas 2 ng umaga, nag-press conference si Dr. Erfe. Mm-hmm. At sinabi niya na tinorture si Richard Santillan on the basis of the cadaver na nakita nila. They took 1,700 forensic photographs. Yeah. Alas 10 ng umaga, next morning, nagtawag si Carranza ng press conference. Si Carranza, si Pitalio, si Carpio. Mm-hmm. At pilit nilang ginigiba yung statements ni Dr. Erfe. So, imagine, ginamit nila yung kanilang posisyon bilang police general, chief ng regional intelligence, and medical legal, para pabulaan, para i-cover up yung mga police na pumatay, nag-torture at pumatay sa kay Richard Santillan. So, given my condition, ano magagawa ko? Kundi to counter them. My motive is to counter them para hindi maka-escapo yung mga killer. Yeah. So, ngayon, alam naman natin, alam na ang mga abogado to, mga kababayan, truth is not a defense in libel. Kahit patutuo ang sinabi mo, it's not a defense in libel. Your defense there is walang malisya. Walang malisya kasi may publication, okay, may defamatory imputation, allegedly defamatory imputation, may publication, identifiable yung person. So dito tayo magkakatalo kung may malisya o wala. Walang malisya yung ginawa ko because sila ang nag-twist ng katotohanan. Yung sinabi ni Dr. Erfe, binaligtad nila. Mm-hmm. So anong gagawin ko? The only tool available for me is my social media account. Kasi marami namang naniniwala sa akin sa social media. So ginamit ko yun to counter them. At yun ang ginamit nila. Sabi nila, hindi raw totoong dinukot. Malinaw naman yung sinabi ng, even the court already recognized that my car was already prepositioned at the crime scene 1 hour before the shooting started. Na-preposition na yung sasakyan ko doon sa crime scene. Nandoon na, isang oras bago magputukan. E nasaan si Richard? Yeah. Kung ang sasakyan ko nandoon, wala siya. Eh di dinugot. Simple lang yun. At that time, I will ilatag ko lahat yan. Ilalatag ko lahat yan para makita sa taong bayan. That's good to know. Kailan mo planong file ng disbarment itong si Liza?
After ko ma-file yung aking my verified answer sa IDP is due on April 19. April 19. So i-file ko yun by April 19 and then after that, magsulat na ako ng complaint laban kay Lisa Marcos. I could file it by the end of April or early May. Okay. So, Attorney Glenn, sa dami kong vlog, ano, everyday nagbablog ako. I don't know kung napag-usapan ba natin itong flu call. At ang bukol. Diba? Napag-usapan ba natin? Di ba? Remind me kasi hindi pa. Hindi pa natin. Okay, so for sure, well, nabasa ko sa post mo na nag-announce, nag-release ng statement ang presidential communications na hanggang ngayon, nagpapahinga itong mag-asawa dahil daw nagka-flu. Eh, may isang linggo na may flu pa rin. Ang sabi nga ni Mother Pebbles Talakera dyan, baka flu call. Kasi nga, eh, confirmed. I believe na confirm mo din, di ba, na talagang nag-anuhan sila. Yeah, na nag-enkwentro sila, na nagbatuhan, nag-away, kaya, you know, nagkaroon ng flu call. So, according to my... source mo? Ano sabi ng source? According to my source na, well, I regard the person as reliable, nagbatuhan yung mag-asawa. I'm sure, ito yung galing sila ng Germany. Kung nakita mo, mga kababayan ko, nakita nyo, nababa sila ng eroplano na pinicturan. Na visibly malungkot si, or visibly disturbed si Marcos Jr. Tapos si Lisa was attempting to make a dry smile. Di ba? Kita nyo yung picture na yun? Si Marcos Jr. na una, visibly disturbed yung mukha. And then si Lisa, dry smile sa likod. Oh. I am sure, pinag-usapan na ninyo yun. Ito yung pagka sinabi ko na sasampalin, di ba? Yes, tapos yes, ko nang sinabi ko na sasampalin. So, malamang topic nila yun. At nagbabatuhan nga sila. And then, si babae, well, tried to duck. And then, natamaan yata yung ulo. And then, the in-house doctor could not repair the damage. He could not repair the damage. Not repair the vehicle. Yeah. Attorney Glenn, ay nako, grabe na itong ating mga issue. Actually, nakarating sa akin, ito nga, baka hindi mo pa narinig, sa ating puting ahas, na parang everyday, kasama tayo sa kanilang dinner, kasama tayo. Dahil sa mga expose ko, at syempre kasama din yung iyong mainit na jajampalin mo back to back, at sineryoso nila na hindi naman literal ang meaning at ang nagsakatuparan ng iyong sinabi ay si yung kanyang jowa. Diba? So, by the way, diba sila Garin, itong sila Pimentel, yung mga kongresista, kumusta na nga pala yung update sa kanila na nag-threat din sa iyo na papailan ka ng kaso or they will seek legal whatever na pwede nilang ibato sa... Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot sa aming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng wansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang video ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.